umaga. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, nagtagumpay ka na! Dahil nandito ka ngayon sa presensya ng Panginoon. Amen. Nagtagumpay ka na, kapatid. Sa lahat ng laban, nagtagumpay ka na. Dahil inuna mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Amen? He is the way maker, sabi ng kanta. Siya ang magbibigay ng daan kahit walang daan. Magbibigay siya ng kaparaanan kahit walang kaparaanan ang tao. Amen? He is a miracle worker. Amen? Siya ang nagdadala ng himala sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya purihin natin ang Diyos. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Amen? Talagang ang Diyos natin ay napakabuti. Bawat isa sa atin, hindi niya tayo pinabayaan. Bawat isa sa atin, patuloy niyang kinakalingat, pinagmamalasakitan. Kaya kapatid, mapanatag ka because you are in God's presence. His hand is holding you. His hand is fighting for your sake. Amen? Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, we claim that victory, O God, because you alone already won that battle, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, amen. Sige po tayo tumayong lahat. Ating ibahagi. Basahin ang salita ng Panginoon. Nasabi sa Book of Romans, chapter 10, verse 17, the word says, so faith comes from hearing. That is, hearing the good news about Christ. So faith comes from hearing. That is, hearing the good news about Christ. Na ang pananampalataya ay dumating dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. Ama namin sa langit, kami nagpapasalamat because your word is so powerful, O God, that this word, O God, can penetrate, O Lord, kahit sino pa siya, kahit ano pa man siya, Panginoon. Lord God, your word is powerful, Panginoon, na makapag-penetrate sa bawat isa, sa bawat mga buhay, na makapagbibigay lakas, makapagbibigay hope, makapagbibigay comfort sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord God, pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na nagpapalakas bawat araw sa amin. Papurit, pagsamba at pagluwalhati, aming tinataas sa iyo, aming dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, balik natin sa Panginoon ang palakpak na yan. Hallelujah! Yes, Lord, we give you praise. We give you glory. We give you honor. Amen? Sabi ko nga kanina, ikaw ay nagtagumpay na because naandito ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi ikaw ang nagdala sa sarili mo dito. The presence of the Lord. Amen? Sabi nga doon, even though you don't see Him, God is never stop working. Amen? Kahit hindi mo siya nararamdaman, even though you don't feel that God is working, God continually working in our life. Amen? Patuloy siyang gumagawa. Hindi siya humihinto sa paggawa sa ating mga buhay. Amen? Kaya patuloy natin siyang pasalamatan. Hallelujah. Sabi nga, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about the Lord, Jesus Christ. Amen? So, hearing. NLT ko kinuha. Wala bang ESV version? Sige, basahin ko po sa ESV. Sabi po kasi sa salita ng Panginoon, ESV version. Yan. Romans chapter 10, verse 17. Sabi sa salita ng Panginoon, sabi sa salita ng Panginoon, consequently, also faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Sabi sa NIV, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Amen. Through the word of Christ. Hearing the word of Christ.
Yan. NLT. Sige, iba kasing version dito ng NLT sa akin. Sabi sa NLT version, yet faith comes from listening to this message of good news. The good news about Christ. Yan. Sabi sa salita ng Panginoon, yet faith comes from listening to this message of good news. The good news about Christ. So doon ko po kinuha yung ating tatalakayin sa umagang ito. It's about listening. It's about listening. Pakikinig. Pakikinig. It's about listening. So yan po ang ating pag-aaralan. It's about listening the word of God. Listen. Yan. Yun pong nakikita nyo sa ating plug doon sa isang app. The word listen. But this is po, listen to God's word. Listen to God's word. Bakit? Kasi po sa mundong ito, ang dami pong tinig. Amen? Ang dami pong tinig na naririnig natin. Amen? Tinig ng social media. Amen? At marami sinusunod ang tinig ng social media. Amen? Tinig ng politics. Malapit na ang eleksyon. Kaya malakas na naman ang tinig ng politics. Amen? Daming tinig ang ating napapakinggan ngayon. Tinig ng politics, tinig ng social media, tinig ng kahirapan, tinig ng kawalan because of this pandemic. Tinig ng pagdurusa at paghihirap dahil nga ito po yung ating kalagayan ngayon. Marami tayong tinig na naririnig. Tinig ng kalungkutan at tinig ng kawalang pag-asa. Amen? Sa panahon natin ngayon, napapaligiran tayo ng mga taong napupuno na, nadidisappoint na sa buhay, nalulose hope na sa buhay. Amen? Kaya ang daming tinig na napapakinggan sa panahon ngayon. Tinig ng kaguluhan o tinig ng pagkawasak, tinig ng pagkasira. Ang daming tinig na naririnig natin ngayon at minsan masasabi natin, kanino bang tinig ang papakinggan ko? Kanino bang tinig ang susundin ko? Amen? Di ba kayo nalilito sa mga tinig na naririnig nyo? Minsan tinig na nagdudulot sa atin ng takot. Amen? Tinig na nagdudulot sa atin na mawalan tayo ng pag-asa. Kita nyo ngayon yung ating sitwasyon. Pag wala kang card na ipapakita, hindi ka makakasakay sa pampublikong sasakyan. Amen? Hindi ka makakapasok sa mga establishmento kapag wala kang card na pinakita ngayon. Hindi ka makakapasok, makakalabas na iyong tahanan kung wala kang card o makakalabas, I mean, ng iyong tahanan kung wala kang card na ipapakita. So tinig na nagdudulot sa atin na matakot tayo, na mawalan tayo ng pag-asa. Tinig na kung saan binubuyo tayo na lumayo sa Panginoon. O nakita niya natin ang sitwasyon ngayon. Sasabihin ng tinig na yan, o anong nagagawa ng Diyos mo? Anong nagagawa ng pananampalataya mo? So mayroong mga tinig na magsasabi sa akin, hindi na ba pakinabangan niyang pananampalataya mo sa Diyos? Hindi na ba pakinabangan niyang pagsunod mo sa Panginoon? Kaya mga tinig na maglalayo sa'yo sa Panginoon, maglalayo sa'yo sa presensya ng Diyos. Mga tinig na umuudyok sa'yo na suwayin mo ang Panginoon. Mga tinig na umuudyok sa'yo na manatili ka sa karumihan, sa kasamaan. So makikita natin ang daming tinig sa panahon ngayon na napapakinggan natin. At minsan makikita natin na hindi lang natin namalayan na yung tinig na yun na pinapakinggan natin, na yung tinig pala na yun na laging na ririnig natin, hindi natin na mamalayan na nai-impluensyahan na pala tayo. Na tayo pala ay napaghaharian na ng mga tinig na iyon. But sa umagang ito, kapatid, sabi sa salita ng Panginoon, listen to Him. Listen
to His Word. Amen. Dahil kung mayroon mang tinig ka na papakinggan sa umagang ito, walang iba kundi ang tinig ng Diyos, ang salita ng Panginoon na magdudulot sa iyo ng kalakasan, magdudulot sa iyo ng pag-asa, magdudulot sa iyo ng buhay, magdudulot sa iyo ng tapang na hindi ka matakot sa panahon ngayon. Magdudulot sa iyo ng pag-asa na lumaban ka at hindi ka mawalan, mapanghinaan. Amen? Dahil ang panahon ngayon ay hindi na panahon ng biro. Amen? Kumbaga ngayon, unti-unti nang nasisikil ang buhay, unti-unti nang sumisikip ang buhay ng tao. At alam natin yan kung ano ang kahahantungan. Alam natin yan kung ano ang kaparaanan ng kaaway para sikilin ang tao, para limitahan ang tao. Pero God is in control, sabi kong ano nakaraan. Amen? The work of the enemy has a limitation in our life. Amen? Limitado siya. Hindi siya makagawa if God will not allow that to happen in our life. Amen? Kaya kung mayroon man tayong tinig na papakinggan sa buhay natin, tinig lamang ng Panginoong Jesus. Kanyang salita lamang. Dahil alam natin na kapag pinakinggan natin ang tinig ng Panginoon, magdudulot ito ng lakas. Magdudulot ito ng buhay. Magdudulot ito ng pag-asa sa atin. Amen? At hindi tayo mapanghihinaan. Hindi tayo matatakot. Dahil ang Diyos, sabi sa kanyang salita, He is the one who will fight for us. Amen? He is the one who will fight for us. So listen to His word. Listen to His word. Amen? Makinig tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Na bilang mga Kristiyano, hindi tayo napapagod pumarito sa tahanan ng Diyos. Hindi tayo napapagod makinig ng salita ng Panginoon. Napagod po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Hindi. Kasi bakit narito ka ngayon? Amen? Handang-handa ang puso mo na tumanggap ng salita ng Panginoon. Hindi natin kinaantukan, kinatamaran ang pakikinig ng salita ng Panginoon kasi alam natin na ito'y may idudulot sa ating mga buhay. Hindi lang sa ating buhay, maging sa ating pamilya, maging sa mga taong nakapalibot sa atin. Amen? Kaya kung mayroon tayong tinig na papakinggan, isa lang tinig ang ating pakpakinggan. Ang tinig ng Diyos na magdudulot sa atin ng buhay at kalakasan sa ating pisikal at espiritual na buhay. Ngayon ang tanong po, gaano nga ba kahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon? Gaano kahalaga? Na bakit tuwing araw ng pagsamba, hindi ka mapipigilan na bumangon, magbihis, at lumakad, lumapit sa tahanan ng Panginoon. Na ikaw, hindi ka maantala ng anumang limitasyon na pumarito at makinig ng salita ng Panginoon. Gaano ba kahalaga sa iyo ang pakikinig ng salita ng Diyos? Gaano ba kahalaga sa atin ang pakinggan, ang tinig ng Panginoon? Amen? At ito po yung tatalakayin natin. How important it is to listen to the Word of God. Gaano kahalaga ang makinig sa salita ng Panginoon? Because sa mundong ito, maraming tinig na magpapahina sa atin. Maraming tinig na magwawala ng ating pag-asa. Maraming tinig na mag-aagaw sa atin sa presensya ng Panginoon. Maraming tinig na maglalayo sa atin sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya gaano kahalaga ang makinig ka, ang makinig ako sa salita ng Panginoon. Gaano kahalaga na ang pagtitipon ay hindi natin ibaliwala para lang tayo makapakinig sa salita ng Panginoon. Gaano kahalaga? Amen? Ito po, binigay sa akin ng Panginoon. Gaano kahalaga ang makinig sa salita ng Panginoon? How important it is to listen, to hear the word of the Lord. The importance is, number one, God's word is our lifeline. Amen? Bakit napakahalaga na pakinggan natin ang salita ng Panginoon? Bakit napakahalaga
na kahit anong limitasyon, hindi ka nalilimitahan. Na lumapit sa presensya ng Diyos para makinig ng kanyang salita. Because the word of the Lord is our lifeline. Nakikita niyo ba yung lifeline? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng lifeline? Sige, pakita muna Kuya Jello kung ano yung lifeline. Ayan. Sino po nakakita sa inyo sa hospital ng ganyan? Ayan. Lifeline. Pag dumiretso na yung lifeline, anong mangyayari? Of course. Alam na natin. Himlay na. Tapos na. Amen? That is what we call lifeline. Amen. Ang salita ng Diyos is our lifeline. Amen? In short, He is our life. He is our breath. Amen? Alisin mo ang hangin sa buhay ng tao. Anong mangyayari? Anong mangyayari pag inalis ang hangin ng oxygen sa buhay ng tao? Patay. Air is lifeline. Katulad ng air, ang salita ng Diyos. He is our lifeline. Amen? Na kapag wala yung hangin na yan, ikaw at ako ay hindi mabubuhay. Without that oxygen, we will be dead. Amen? That is why gaano nga ba kahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon? Ang kahalagahan sa pakikinig ng salita ng Diyos, He is our lifeline. Siya ang tulay, Siya ang lubid ng buhay natin. Amen? Kaya kapag ang tulay nasira, hindi tayo makakatawid. Ang lubid na putol nasira, hindi tayo maliligtas. Amen? That is how important it is, the Word of God is. Amen? Ganong kahalaga ang salita ng Diyos. Bakit kailangan nating pakinggan? Bakit kailangan natin bigyan panahon upang dinggin ang kanyang mga salita? Because He is our lifeline. Kinuha ko po sa Merriam Dictionary ang meaning ng lifeline. Sabi nga, a lifeline is a line or a rope used for saving or preserving life. That is the meaning of lifeline. Isa siyang linya o isa siyang lubid na ginagamit para iligtas ang buhay, para i-preserve ang buhay mo, para i-preserve ang buhay natin. Kung kaya't ang salita ng Panginoon na napapakinggan natin, He is the one who will save us. He is the one who will preserve us. Amen? Gaano man kagulo ang mundong ito. He is the one who will save us. He is the one who will preserve us and protect us. Ganun po ang salita ng Panginoon. Another meaning ng lifeline, a line used to keep or as something regarded as indispensable for the maintaining or protection of life. Something regarded as indispensable for the maintaining or protection of life. Ganun po ang salita ng Panginoon. Hindi ka lang niya isusustain. Pinapanatili ka niya. Saan? Doon sa kapayapaan. Pinapanatili ka niya na maging matatag, maayos, kahit gaano nakagulo ang iyong kapaligiran. At ano pa po, pinoproteksyonan ka niya. That is what we call lifeline. So ang lifeline, ginagamit siya sa mga barko. Alam niya ng mga marino. Amen? Sa barko may lifeline din. Ano yung lifeline nila? Yung lubid na nakaangkla sa anchor. Tama po ba, Brad Ulysses? Brad Eric? Yung lubid na umaangkla doon sa anchor, na yung anchor nilalagay doon sa matibay na pundasyon o matibay na cement na parang haligi upang ang barko ay hindi maanod ng matinding alon.
That is, siya yung lubid na nag-aangkla sa ating buhay upang hindi tayo maagos, matangay ng kaguluhan, ng kawalang pag-asa sa mundong ito. He is our anchor. He is our lifeline. Ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga na mapakinggan mo ang salita ng Panginoon because He is our lifeline. Ang isda, pag inalis mo sa tubig, anong mangyayari? Ang isda, anong mangyayari kapag inalis sa tubig? Of course, yun nga ang mangyayari. Mamamatay. Amen? Ganon din ang mga mananampalataya. Kapag inalis natin ang pakikinig sa salita ng Panginoon, kapag inalis natin, binaliwala natin ang pakikinig sa salita ng Panginoon, time will come, mamamatay tayo spiritually. And time will come kapag hindi tayo makabalik sa presensya ng Diyos dahil wala na tayong salita ng Panginoon na napapakinggan, hindi lang physical ang mamatay sa atin. We will be dead spiritually and eternally. Mahihiwalay sa Panginoon. Magpawalang hanggan. Kaya ganun kahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Ang pakikinig sa kanyang tinig. Because He is our lifeline. Siya yung ating lubid ng buhay. Siya yung ating hininga. Siya yung anchor sa ating buhay upang makapanatili ang buhay na ito na nasa maayos, nasa mapayapa, upang ang buhay na ito ay manatiling ligtas, protektado ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, salita ng Panginoon, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen? Ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung magtutuwid sa atin kapag nasa likong landas na tayo. Siya yung magtatama sa atin kapag hindi na tuwid ang ating pamumuhay. At siya rin po ang magtitrain, mag-i-equip sa atin, maghasa sa atin, magtuturo sa atin para tayo ay ma-equip sa inihandang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ganun kahalaga ang pakikinig ng salita ng Panginoon. We need to hear God's word because God's word is our lifeline. He is the one who will direct us every choices and every steps that we made in every day of our lives. Siya yung magdadirect sa atin sa bawat mga hakbangin, sa bawat mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Dahil alam natin na kapag tayo nagdesisyon, kapag tayo nagplano, limitado. Ngunit kapag ang Diyos, ipinagkatiwala natin sa lahat, sa Kanya ang ating mga desisyon sa buhay, ang mga plano sa buhay, tiyak natin na magtatagumpay ito. Because sinabi ko ng karaan sa inyo that God knows our future and He holds our future. He sees our future. He knows what will happen to us in the future. Amen? Kaya ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa atin. Siya ang tutulong sa atin sa bawat mga desisyon, sa bawat mga hakbangin natin na gagawin sa buhay. Dahil ang buhay na ito'y limitado. Sabi ko ano ang karaan, mahina, marupok, walang kapangyarihan na labanan. Anumang mga problema, pagsubok na dumarating sa ating buhay, madali tayong bumigay. Kaya kinakailangan natin ang salita ng Panginoon to sustain us, to protect us, and to help us para magabayan tayo sa bawat mga desisyon, sa bawat mga hakbang na gagawin natin sa buhay. Sabi nga na kapag ang linya ng buhay na ito, ng komunikasyon na ito,
this lifeline ay maputol, ay mawasak dahil sa kaguluhang nararanasan natin sa ating kapaligiran, tayo ay mananatili doon sa kadiliman. At ano ang mangyayari kapag tayo sa mananatili doon sa kadiliman ng buhay? Mapupuno tayo ng takot. Mapupuno tayo ng kawalang pag-asa. Mawawalan tayo ng lakas ng loob. Kaya ngayong iba, hindi na makakatagal, pinuputol na ang buhay. Hinihinto na ang buhay. Kasi nga, nasa kadiliman. Walang tumutulong sa kanila para sila'y bigyang lakas, para sila'y patapangin, para sila'y gabayan, para bigyan sila ng pag-asa na makaahon sa buhay. Kung kaya't we need the word of the Lord as our lifeline upang tayo'y gabayan, tulungan sa panahon na tayo ay nasa kadiliman, na tayo ay nasa mga sitwasyong hindi maganda, nasa sitwasyong puno ng kawalang pag-asa. We need the word of the Lord to help us upang hindi tayo mawalan ng pag-asa at hindi tayo mawalan ng lakas na lumaban sa buhay. Amen. Ika nga na sa mundo nating ito, napapalibigiran tayo ng mga taong lunod na sa kawalang pag-asa sa buhay. Napapaligiran tayo ng mga taong puno na ng kawalang pag-asa sa buhay, puno na ng pagkadismayado sa buhay. They isolate emotionally. Napapaligiran tayo ng mga taong kinikimkim na lang nila sa sarili nila kung ano yung kanilang mga nararamdaman. Kung kaya't kapag punong-puno na sila, ang kanilang solusyon ay magbigti na lang. Yan po ang ating kapaligiran ngayon. Napupuno tayo ng mga taong puno ng kapaitan, puno ng sakit, hindi lang physical, emotional, spiritual, intellectual. Amen? Madami ngayon ang mga nadidepress. Marami ngayon ang mga nawawala na ng pag-asa. Yan po yung ating kapaligiran ngayon. Kaya kapag walang salita ng Panginoon na mapapakinggan, walang salita ng Diyos na tutulong sa kanila upang sila ay mapalakas, upang sila ay mabigyan ng pag-asa, upang sila ay matulungan na maligtas. Kaya ganun po kahalaga ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Because ang pakikinig sa salita ng Panginoon, it is our lifeline. Dahil ang panahon natin ngayon, punong-puno ng heartaches, punong-puno ng bitterness, punong-puno ng disappointment sa buhay, yung puno ng hopelessness sa buhay. Kaya nga, God's Word came as our lifeline. Dumating siya sa buhay natin dahil siya ang tulay, dahil siya ang lubid ng buhay na magbibigay sa atin ng pag-asa, na magbibigay sa atin ng kalakasan, magtutulong sa atin sa panahon na kung saan tayo ay nasa kawalan, tayo ay nasa panganib. Alam natin na ang buhay ay nanggagaling lamang sa Diyos. Amen? Kaya ang buhay na ito, paano masusustain, paano mapapanintiling mapanatag, mapayapa kapag tayo ay nakapanatili sa salita, sa presensya ng Panginoon. Because His Word is our lifeline. Amen? Sabi ko nga kanina, kapag dumiretso yung lifeline na yon, natuwid na, ibig sabihin, wala ng salita ng Diyos na pinapakinggan. Wala ng salita ng Diyos na naghahari sa Kanya para makapaglaban siya sa buhay. Wala ng salita ng Diyos na magbibigay sa Kanya pag-asa para patuloy na mabuhay sa mundong ito. Wala ng salita ng Diyos na magpapatibay ng Kanyang loob. Kaya nga, we need God's Word as our lifeline in our lives. Dahil alam natin ng salita ng Panginoon, sabi niya, He is the present help in times of trouble. Amen? And He is the one who will give us hope in times of despair. Amen? Siya yung magbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon ng kawalang pag-asa. Amen? Kinakailangan natin ang salita ng Diyos na magsalita sa atin sa panahon ng kawalang pag-asa upang siya yung magbigay ng pag-asa sa atin.
Amen? Dahil kung ang kausap mo ay walang pag-asa, paano ka mapapalakas? Kung ang kausap mo ay punong-puno ng kabalisahan, paano ka magkakaroon ng tapang? Amen? Kung ang kausap mo ay punong-puno ng kalituhan, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Only the Word of God will give us that peace in times of troubles. Siya lang ang magsasalita sa atin ng kapayapaan at magdudulot sa atin ng kalakasan sa panahon ng kaguluhan. Kinakailangan natin ang salita ng Panginoon na magsalita sa ating mga buhay upang magbigay siya ng pag-asa sa lahat ng mga unos sa buhay na pinagdadaanan natin ngayon. Makita mo sa mga news na talagang nahabag ako doon sa isang babae dahil sabi niya, pagod na ako. Dahil nga wala siyang card na maipakita, nagastusan na siya sa pamasahe para lang makapunta doon sa patunguhan niya. Pero hindi siya makasakay because of this protocol. That without vaccine, without card, no ride, no entry sa kung anumang mga establishment. So pagod na siya. Kaya nga sa bawat mga bagyo sa buhay, sa bawat mga problema, sa bawat mga pagsubok sa buhay, kailangan natin makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos upang magbigay sa atin ng pag-asa. Sa Diyos may buhay, may pag-asa. Amen? Dahil sa Kanya ang buhay. Sa panahon na kung saan punong-puno ng pagkawasa o pagkasira ang buhay, we need God's Word to speak life in our broken lives. Amen? Hindi natin alam na nasa tabi na pala natin, wasak na pala ang kanyang buhay. Sirang-sira na pala ang kanyang buhay. Amen? It is now the time na ang salita ng Panginoon ma-share natin. Bakit nga ba natin pinapakinggan ang salita ng Panginoon para sarilihin lang? Kundi ibahagi natin sa iba na nangangailangan upang sila man din mapalakas, mapatibay, mabigyan ng tapang, makapaglaban sa buhay. Amen? We need God's Word para magbigay buhay sa atin sa mga buhay na nasira at nawasak. Amen? Sa mga buhay na nawala ng pag-asa. We need God's Word. Kinakailangan natin makinig ng salita ng Panginoon na siyang magsasalita sa atin upang tumulong sa atin na magbigay ng konkretong desisyon sa bawat mga choices na ating gagawin sa buhay. Dahil kapag wala ang salita ng Panginoon, talagang mangangapa tayo sa kadiliman. Mangangapa tayo sa kawalang pag-asa. Mangangapa tayo sa takot. Kung wala ang salita ng Panginoon na siyang magsusustain sa atin, na magpapalakas sa atin sa buhay. Talagang totoo, nararanasan ko po, na kapag humaharap ka sa isang trouble, kung wala ang salita ng Panginoon, talagang mapupuno ka ng takot. At kapag napuno ka na ng takot, hindi ka na makapagsalita. Hindi ka na makagawa. Rattle na ang iyong gagawin. Nagpapanik ka na kung ano ang iyong gagawin. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon because He is our lifeline. Kaya huwag nating hayaan na maputol yung lifeline na yan sa ating buhay. Amen? Dahil kapag naputol, nawasak yung lifeline na yan sa buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo dadamputin. Hindi natin alam kung saan ang patutunguhan ang buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay na ito. Amen? Kaya huwag nating hayaan maputol, mawasak yung lifeline na yan sa buhay natin. At yun po ang salita ng Panginoon. Na patuloy natin itong pakinggan. Patuloy natin itong pagbulay-bulayan sa panahon ng kawalang pag-asa. Sa panahon ng punong-puno tayo ng takot. Sa panahon na kung saan tayo ay wala ng lab, kumbaga wala ng lakas para lumaban sa buhay. So God's Word is the rope that throws us in order to ensure us that we stay connected while the rescue is on the process. Ang salita ng Panginoon ay katulad siya ng isang lubid
na inihahagis sa atin upang matiyak niya na tayo ay nakapanatili sa Kanya, ha? Nakapanatiling konektado sa Kanya habang isinasagawa ang pagliligtas sa atin. Amen? Sa panahong ito, walang ibang makapagliligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. Amen? Walang makapagliligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. Ang pera at kapangyarihan ay hindi makapagliligtas sa atin. Ang karunungan ng mundong ito ay hindi makapagliligtas sa atin. Dahil sinabi ko nga, nung nakaraan, lahat ng bagay na iyan ay may hangganan. Lahat ng bagay na iyan ay mayroong limitasyon. Amen? Kaya we need to hear God's word sa buhay natin. Because He is our life. He is the lifeline sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. God's word is like a lifeguard sa buhay natin. Na siyang magliligtas sa atin kapag nandun na tayo sa panganib. Talagang lunod na tayo sa buhay na punong-puno ng paghihira, punong-puno ng pagdurusa, punong-puno ng kawalan, punong-puno ng panganib, punong-puno ng takot, punong-puno ng kawalang pag-asa. God's word is our lifeguard na siyang magliligtas sa atin doon. Kaya hawakan natin yung lubid na yan. Amen? Hawakan natin yung tulay na yan. O tawirin natin, I mean, yung tulay na yan. Huwag nating hayaan na maputol ang lubid na yan sa buhay natin. Lubid ng buhay na nagmumula sa Panginoon. Ang pakikinig ng Kanyang salita. Because ang Kanyang salita, yan ang mag-iingat sa atin. Yan ang lalaban sa atin. Yan ang magpo-protect sa atin. Yan ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay makapanatiling lumalaban, nakatayo na matatag sa buhay na ito. Amen? Kaya huwag mong hayaan maputol yan, kapatid. Amen? Huwag mong hayaan masira yan. Kaya nga, in times na ganito, we need to listen to God's word. Sige, ilabas mo na, Brother Jello. In times of sad, sabi nga, we need to listen to the word of God. We need to hear, to listen to God's word when you are sad. Anong gagawin natin? Kapag tayo ay nalulungkot, anong gagawin natin? Sabi nga eh, call the Lord. 333. Jeremiah 3:33. Amen? Yan po yung numero ng Panginoon, 24/7. When we are sad, when you feel sad, kapag ikay nalulungkot, call on the Lord. Dahil anong sabi niya sa kanyang salita, Psalms 91 verse 1, John 14 verse 1 to 4, kapag ikay nalulungkot, anong gagawin mo? Tumawag ka sa Panginoon. Dahil ang Diyos may sagot sa iyo. Amen? Anong sabi niya sa kanyang salita? Don't let your hearts be troubled. Amen? Trust in God. And trust also in me, sabi ng Panginoong Jesus. There is more than enough room in my Father's home. If this is were not so, would I have not told you? Would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. Kasi sabi niya in verse 6, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen? Kaya sabi niya sa kanyang salita, when you are feeling sad, do not let your hearts be troubled. Amen? Trust in God. Trust in our Lord Jesus Christ. Amen? Saligan mo siya. Panaligan mo siya. Panampalatayahan mo siya. Dahil pinangako niya, inihahanda niya ang lugar na paglalagyan para sa iyo at sa akin. Amen? Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit sa magulong mundong ito. Amen? His eyes is upon us.
He is watching us right now. He knows what is our situation and He knows how to rescue us. Amen? That is why when you are sad, when you are feeling lonely, call unto the Lord because He has an answer. Amen? Amen? When you are facing danger, sige, ano pa? Sunod-sunodin mo na, Kuya Jello. When you are facing danger, call unto the Lord. Dahil anong sabi niya sa kanyang salita, those who live in the shelter of the Most High God will find rest in the shadow of the Almighty. Amen? When you are in danger, saan ang safest place? In the presence of the Lord. Amen? But that is why when you are in the presence of the Lord, God will protect you. God will save you. Amen? So those live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is your refuge, my place of safety. He is my God, and I will trust in Him. He alone is our refuge. Amen? Siya yung matibay nating kanlungan na anuman ang mangyayari sa mundong ito, matibay siyang moog, hindi siya nasisira ng anumang bagay, ng anumang tao, ng anumang kapangyarihan ng mundong ito. Amen? Siya yung matibay na moog. Kaya kapag when you are in danger, sa presensya ka ng Panginoon, magpasasaklolo. Amen? Sa presensya ka ng Panginoon, lumapit at tumawag. Because alam natin, that place is a safest place. Amen? Amen. Sige, labas mo na. Ano pa sunod? Sabi diyan, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Amen? Hallelujah! He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Amen. To God be all the glory. Amen. Because His word is true. His word, mapanghahawakan natin. Amen. Dahil siya ang Diyos na nangako. At kapag ang Diyos ang nangako sa'yo, tutuparin niya yan. Gaganapin niya yan sa buhay mo, kapatid. Dahil sinabi ko nung nakaraan, anuman ang inumpisahan ng Panginoon, what God has been started in your life, He will accomplish that. He will finish that. Hindi sa luha ang buhay, kundi sa matagumpay na buhay. Amen? Hallelujah! Hindi tatapusin ng Panginoon ang buhay natin na luhaan, kundi magtatapos ang buhay natin sa Panginoon na ang katagumpayan ay naroon. Bakit? Ang Diyos natin ay nagtagumpay na. Amen? Kaya, when you are in danger, sinong tatawagan mo? Amen? The presence of the Lord. When I recall the story of a missionary, the missionary is in danger. But there is a group of people who prayed for him. There's a group of people who prayed for him. Pero yung missionary na yun, nag-iisa lang. Alam niyo po anong nangyari? Kahit nasa panganib yung missionary na yun, the angel of the Lord surrounds him and protect him for to all his enemy. At yung missionary na yun ay nailigtas. At nalaman niya na lang. Kasi nung nakausap na yung mga taong nananalangin sa kanya, alam niyo ba kung anong nangyari? Nung panahon na kayo ay nananalangin sa akin, nasa panganib ako, sabi ng missionary na yun. At nung time na yun, pinapaligiran ako ng anghel ng Panginoon
na ang kanyang mga kalaban ay hindi nakagapi sa kanya. Nanuna na sa panganib siya, ay hindi siya na-harm. Because there is someone who call on the Lord to protect His servant, to protect His child. That is why when you are in danger, come to the shelter of the Most High God. Because that is the safest place. He is the one who will protect you. He is the one who will guard you. He is the one who will fight for you. He is the one who will rescue you sa lahat ng trap ng kaaway, sa lahat ng mga deadly disease na yan, ano mayang deadly disease na yan na kinakaharap natin. God says in His Word, He will protect us. Amen? He will protect us. He will cover us with His feathers. Amen? It means His presence. He will cover us with His presence. Because God is faithful. What He has promised, He will accomplish. Amen? Kaya gawin mong pananggalang ang salita ng Panginoon. Because He is our armor and protection in times that we are in danger. Sabi nga doon sa testimony ng sipag ni Pastor na sinasabi niya na yung tao na yon ay papatayin na ng mga pulis. May mga kasamahan siya. Sabi ng mga pulis sa kasamahan niya, tumakbo ka na. Tumakbo ang kasamahan niya, binaril. Tapos sinabi sa isa, tumakbo ka na. Pagtakbo ng isa, baril. Pero siya, nung ginawa niya, lumuhod siya. Nananalangin sa Panginoon, sinabi niya, Lord, kung totoo ka na Diyos at buhay na Diyos, iligtas mo ako ngayon din. Iligtas mo ako, sabi ng taong ngayon. Alam mo po ba anong nangyari, kapatid? Yung mga pulis, iniwan siya. At ngayon, buhay siya na nagpapatotoo na siya ngayon ay nasa Panginoon. Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Kaya kapag nasa panganib ka, tawagin mo ang Diyos. Siya yung iyong pananggalang. Siya yung iyong tagapagligtas. Amen. Hindi siya nahahadlangan ng anumang limitasyon sa pagliligtas sa atin. Hindi siya naantala ng anumang oras at panahon. Dahil kapag ginawa at ginusto niya, maaari niyang gawin. Dahil siya ay Diyos. Amen. Walang makapag-uuto sa kanya. Walang makakapaghadlang sa kanya. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kung kaya kapag nasa panganib ka, call unto the Lord. Amen. Tumawag ka sa Kanya. Amen. Tumawag ka sa Kanya. Alam niyo po, nitong week lang, nung mga nakaraang gabi, talagang matindi, akala ko hindi na ako makakabalik. Kasi sa panaginip ko, matindi yung aking pakikipaglaban. Nahabang sinasambit ko yung salita ng Panginoong Hesus, yung pangalan ng Panginoong Hesus, doon sa panaginip ko, kasi matindi na yung paglalaban sa panaginip ko, hindi ko na masambit yung buong buo yung pangalang Panginoong Hesus. Sabi ko, hindi sa isipan ko, hindi nababanggit ko ang pangalang Panginoong Hesus, hindi sa isipan ko lumalaban, doon sa panaginip ko. Tapos yung mga tao na nasa paligid ko, tinatawanan na ako. Hindi mo na siya mababanggit, hindi mo na siya mamemention, sabi niya sa akin. So sino yan? Si Diablo. Nakikipaglaban ako doon sa panaginip ko. At pagsambit ko na in Jesus' name, talagang matindi yung aking warfare, yung aking battle doon sa panaginip ko. Sabi ko, in Jesus' name. Alam niyo po, bigla lang akong nagising. Sabi ko, nakapagsabi ako sa asawa ko, sabi ko ay salamat. Salamat sa Panginoon, nakabalik ako, sabi ko sa katawan ko. Kasi sabi, sa panaginip ko, tinatawanan na ako, hindi mo masambit ang pangalang Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, isisigaw ko, that in the name of Jesus, there is power! There is miracle! There is healing! There is protection! There is provision! Amen?
Isisigaw ko kung hinahadlangan man ako ng kaaway na hindi ko masigaw, na hindi ko masambit ang pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi niya ako mapipigilang isigaw ang pangalan ng Panginoong Hesus, dahil ang pangalan ng Panginoong Hesus ang siyang nagligtas sa atin. Ang pangalan ng Panginoong Hesus, siya ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Ang pangalan ng Panginoong Hesus, siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya patuloy mo siyang panaligan, patuloy mo siyang kapitan sa buhay, because He is your lifeline. Amen? He is your lifeline. Amen. Hallelujah. Kaya kapag nasa panganib ka, call the name of the Lord Jesus Christ, because the name of the Lord Jesus Christ is powerful. The enemy will trample down. The enemy will destroy in the name of Jesus. The disease will be destroyed in the name of Jesus. All the works of the enemy will be destroyed in the name of Jesus. Amen. Kaya kapag nasa panganib ka, call on the name of the Lord Jesus Christ. He is our present help in times of troubles. Amen. Hindi siya absent, sabi ko nga, sa iyong trouble. Palagi siyang presence. Alam niya ang nangyayari sa iyo. At alam na alam niya kung ano ang timing ng pagliligtas sa iyo. Because His timing, His time is perfect. Amen. And what He say is final. Amen. Hallelujah. Kapag nasa panganib ka, call on the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ano pa po? Sige. Sabi sa salita niya, when we feel failing, nabigo na naman ako ngayon, failure na naman ako ngayon. Kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. God has an answer in your failures. Amen? Call on the name of the Lord. Call on to the word of the Lord, because He has an answer to you. Amen? Psalms 121 verse 1 to 3, I look up to the mountains. Thus my help comes from there. My help comes from the Lord, who made the heaven and the earth. He will not let you stumble. The one who will watches over you will not slumber. Ang Diyos na nagliligtas sa'yo ay hindi natutulog. Hindi huminto sa paggawa. Amen? Sabi sa kanta kanina, He will continue doing good in your life even when you don't feel it, even when you don't see it. He continue working in our life. Amen? Patuloy siyang gumagawa sa ating mga buhay. Akala mo hindi siya gumagawa, pero gumagawa siya, kapatid. Patuloy siyang gumagawa. Hindi siya humihinto sa paggawa sa ating mga buhay. Kaya kapag bigo ka, failure ka, huwag mo sabing bigo at failure ka. Because sabi sa salita ng Panginoon, where your help comes from, saan nagmumula ang iyong tulong? Sa Panginoon, na siyang naglikha ng langit at ng lupa. Amen? Kung kaya niyang likhain ang langit at lupa, gatiting lang yan hinihingi mo sa kanya, kapatid. Kaya kapag kay nangangailangan, lumapit ka sa kanya, tulungan kanya. Amen? Hindi ka niya i-reject, dahil ang iyong tulong ay hindi nang gagaling sa kung sino paman. Ginagamit niya ang mga tao, ginagamit niya ang mga bagay na instrumento niya para ikaw at ako ay matulungan. But our help comes alone to our God Almighty. Amen? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Ito po yung aming sinasambit noon ni Pastor. Nung ang iglesyang ito ay walang-wala pa. Yung ang iglesyang ito ay mahirap na mahirap. Ibig sabihin, talagang sobrang hikahos. Ito po yung aming tulong. Amen. Kaya kayo nandirito ngayon. Because God works in your life. Amen. God works in your life. Amen. Because God is our help. Amen. Kayo ang pinadala ng Panginoon. Maging katuwang ng iglesyang ito.
Amen. Para patuloy na isulong niya ang gawain niya sa lugar na ito. Amen. Our help comes from the Lord. And He will not let you stumble. Hindi kanya hayaang madupilas. Amen. The one who watches over you will not slumber. Ang Diyos na nagbabantay sa atin ay hindi natutulog. 24/7 ang mata niya nakatuon sa atin. Amen. Nakatuon sa lahat ng mga pangangailangan natin. Nakatuon sa lahat ng mga pangyayari at sitwasyon ng ating sabihin. Kaya huwag mo sabihin nag-iisa ka. Amen. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Kasama mo siya. Ano pa po? We need to hear the word of the Lord. We need to listen to the word of the Lord. Sige, next. When you don't feel love, when you feel you don't love, kapag nararamdaman mo, parang walang nagmamahal sa'yo, kapatid, hindi totoo yan. May isang tunay na nagmamahal sa'yo. Amen? May isang tunay, totoo, na nagmamahal sa'yo. Sabi sa salita ng Panginoon, Romans 8:38-39, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Amen? May isang tunay at totoo na nagmamahal sa'yo. Amen? Kaya kapag feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo, wala na nagpapahalaga sa buhay mo, hindi, kapatid, may isa na nagpapahalaga. May isa ng tunay na nagmamahal sa'yo. Totoong pagmamahal, wagas na pagmamahal, hindi kumukupas, walang kondisyong pagmamahal. Amen? And that is our God. Amen? Kaya kapag naramdaman mo na hindi ka na minamahal, walang nagmamahal sa'yo, hindi totoo yan. Huwag ka makinig sa tinig na yan. Ang tinig ng Diyos ang pakinggan mo. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para maligtas ka. Amen? Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para ikay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? And that is our Lord Jesus Christ. Pinakamamahal niyang anak. Ibinigay niya na pako sa krus para sa ating mga kasalanan. Tinubos ka niya doon sa makasalanang buhay. Tinubos ka niya doon sa kahirapan. Tinubos ka niya sa lahat ng pagdurusa. Tinubos ka niya sa kawalang pag-asa sa buhay na ito. Amen? Kaya huwag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo. Walang nagpapahalaga sa'yo. Because the word of the Lord says, no one can separate us. Nothing can separate us from the love of the Lord. Amen? Kahit anong bagyo pa yan. Kahit anong gawa ng demonyo pa yan, kahit anong gawa ng kapangyarihan ng tao, no one can separate us from His love. Amen? Ganun ka kamahal ng Panginoon. Kaya pahalagahan mo ang sarili mo. Pahalagahan mo ang pakikinig sa salita ng Panginoon because He is your lifeline. Amen? Huwag mong hayaang maputol yan. Huwag mong hayaan masira yan. Yung lifeline na yan. Amen? Patuloy mong pakinggan ang tinig ng Panginoon. Sige, next. Another pa. Sige, another na. Next. Sabi dyan, yan. When you need courage sa buhay, kapag kailangan mo ng tapang, huwag kang pumunta doon sa, ano ba yun, emperador? Alam nyo na yun, emperador. Huwag kayo doon pumunta sa jin. Pag gusto niyong kumuha ng tapang. Kasi sabi ng mundo, ano ba yon? Ito ang tunay na lakas. Pulang kabayo, pambihira. Kaya kapag nangangailangan ka ng tapang, saan mo kunin ang tapang mo? Sa Panginoon! Amen? Dahil ang tunay na tapang, sa Panginoon nagmumula. Amen? Hindi sa emperador. Hindi sa pulang kabayo. Amen? Kundi sa salita ng Panginoon. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, Joshua chapter 2, Joshua chapter 1, verse 6 to 7. Sige, basahin ko po. Joshua chapter 1,
verse 2 nakalagay. Joshua chapter 1. Chapter 6, 7, and 10. Joshua chapter 1, verse 6. Sabi sa salita ng Panginoon, "Be strong and courageous, for you will lead my people to possess all the land I swore to give their ancestors." Verse 7, "Be strong and very courageous. Obey all the laws Moses gave you. Do not turn away from them, and you will be successful in everything you do. I command you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Ganun po ang salita ng Panginoon. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Maging matapang ka. Maging malakas ka. Dahil sabi ng Panginoon, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Kasakasama mo siya. Ang sabi niya, "Be strong and very courageous. Obey all the laws Moses gave you. Do not turn away from it." Huwag mong talikuran. Huwag mong baliwalain ang salita ng Panginoon. Huwag mong hayaan maputol ang pakikinig, ang pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Dahil kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon, pinakinggan mo ang salita ng Panginoon, sabi sa kanyang salita, "And you will be successful in everything you do." Amen? Amen. He will give you victory. He will give you success if you will listen to His word, if you will obey to His word. Amen? Kaya wag mong hayaang maputol yan. Wag mong baliwalain ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Huwag mong hayaan mawala ka sa pakikinig sa salita ng Panginoon every time the word of the Lord is proclaiming, is teaching. Amen? Dahil kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon, sinabi ng kanyang salita, Joshua chapter 1, verse 7, basahin niyo sa inyong mga Bible, He will give you success in everything you do. Bibigyan ka niya ng katagumpayan sa lahat ng gagawin mo. Joshua 1:7. Amen? Bibigyan ka niya ng katagumpayan. Kaya take courage. Be courageous. Be strong. Amen? Dahil ang Diyos kasama mo. Amen? Hindi ka niya pababayaan. Kaya kapag nangangailangan ka ng lakas, ng tapang, hugutin mo sa Diyos ang lakas at tapang. Amen? Dahil siya ang iyong kalakasan at tapang sa buhay. Siya ang nakikipaglaban para sa iyo. Sundin mo lamang ang kanyang salita. Pakinggan mo lamang ang kanyang salita. Dahil pagtatagumpayin ka niya sa buhay na ito. Amen? Ano pa po? Sige, next. Sabi dyan, kapag ikay nagtatakot, feeling natatakot ka, nagwo-worried ka sa buhay, you are hurt, wala kang ibang lalapitan. Call the name of the Lord. Because God has an answer in every situation of your life. Anong sabi niya in Psalms 23 verse 1 to 6? Kinanta natin yan kanina. Inawit natin yan sa kanina. Kapag kayo natatakot, nag-aalala, nasasaktan, tawagin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Sabi sa Kanyang salita, Psalms 23 verse 1 to 6, "The Lord is my shepherd. I have all that I need." Amen? Ang Diyos ang aking shepherd. Ang aking tagapagtanggol, pastol. Hindi ako magkukulang. I have all that I need. Amen? He lets me rest in green meadows, in green pastures. Ibig sabihin, doon kanya papahingahin sa lugar na mapayapa. Sa lugar na walang kapayapa, ayan, sa lugar na walang kaguluhan, sa lugar na kung saan siya ang magtutustos sa iyo,
magpo-provide sa'yo. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. Doon kanya dadalhin, sabi kong ano nakaraan. Doon kanya aakayin sa mapayapang buhay, sa masaganang buhay. Amen. Sa matagumpay na buhay. Kaya patuloy mo pakinggan ang kanyang salita. Sundin ang kanyang salita. He renews my strength. He gives me a long right path. He guides me along right path, bringing honor to His name. Amen? Siya yung mag-aakay sa iyo sa tuwid na landas. Dahil sa mundong ito, sabi ko nga kanina, marami kang tinig na mapapakinggan na mag-aakay sa iyo palayo sa Diyos. Amen? Na sinasabi nila, ito yung landas na lakaran mo dahil dito, maganda dito. Ito yung daan na lakaran mo dahil ito ang tama. Pero hindi yun ang tama. Dahil sabi sa salita ng Panginoon, na anumang tingin ng tao na tama, sa dulo pala nito ay kapahamakan. Sa dulo pala nito ay pagdurusa. Kaya nga, kapag ang Diyos ang nag-aakay sa iyo, hindi kanya aakayin sa ikakasama mo. Hindi kanya dadalhin sa ikakawasak at ikasisira mo. Aakayin kanya. Dadalhin kanya sa matuwid na landas. At anong gagawin niya sa kanya? Anong gagawin niya sa iyo? He will bring honor. Amen? He will bring honor to you. Sabi niya, He renews my strength. He guides me along right path, bringing honor to His name. Ano pa po? Verse 4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Sabi doon sa ibang salin, even though I walk through the valley of death, kahit isang hakbang mo na, hindi mo alam kamatayan na pala. Pero sabi ng Panginoon, do not be afraid, for you are beside Him. Amen? For you are beside Him. Hindi mo pala alam isang hakbang na, kamatayan na pala ang patunguhan noon. Pero salamat, kahit tumahakbang ka doon, na parang sa kapahamakan na, God is in control. Because He is in your side. Amen? Siya lagi nasa tabi mo, nakaalalay sa iyo. Amen? Siyang tumataguyod sa iyo sa buhay na ito. Kaya nga, even when I walk through the valley of darkest, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Amen? You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Ganun ang Diyos. Ganun siya mangalaga as being your shepherd. So do not worry. Do not scared. Amen? Huwag kang mabahala. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Sagot ka ng Panginoon. Amen? Ano pa verse 6? Surely, anong hahabol sa'yo? Hindi panganib. Hindi pangamba. Ano daw sabi? Surely, goodness and unfailing love will pursue me. Hallelujah! Hindi hahabol sa'yo gutom. Hindi hahabol sa'yo taghirap. Because the Lord whom you serve, the Lord whom you trust, is the one who will provide for you. Amen? Sabi niya to, no, surely, your goodness, lahat ng kabutihan gagawin niya para sa'yo. Dahil anak ka niya, dahil nagtitiwala ka sa kanya. And unfailing love will pursue me. Yan yung hahabol sa'yo. In short, katagumpayan ay nandoon na. Hinahabol ka ng biyaya. Amen. Hinahabol ka ng biyaya. Ito na, biyaya sa'yo. Biyaya sa'yo. Amen. Hinahabol ka ng katagumpayan. Hindi kahirapan, hindi kawalan, dahil ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Kaya huwag mong hayaan maputol yung iyong lifeline sa buhay, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. There, you will be secured and safe. Amen? So do not be worried. Do not be scared. Amen? Siya yung Diyos na tagapagtanggol mo. Amen?
siya yung iyong shepherd na mag-iingat at magpo-provide at magpo-protect sa iyo at sa akin. Amen? Ano pa po? First, another verse. Sige. Next. Ano pa? Yan. Ito naman. Kapag ikay nalilito sa buhay at hindi mo naunawaan kung anong ginagawa ng Panginoon, anong gagawin mo? Tawag sa Kanya. Tawag sa Kanya, kapatid. So umagang ito, bubusugin ka ng salita ng Panginoon para sa lahat ng sitwasyon mo, alam mo kung paano tumawag sa Kanya. Amen. Jeremiah 3:33, call unto Him and He will answer you and He will show you great and mighty things He never shown you before. Amen? Just call unto Him. Ito po, we don't understand what God is doing in our life. Just call unto Him. Isaiah 55 verse 8 to 9. Because sabi niya, my thoughts are not your thoughts. Amen? Yung kaisipan natin ay iba sa kaisipan ng Diyos. Marahil ang kaisipan mo, ito lang. Pero ang kaisipan ng Diyos, malawak. Kitang-kita niya lahat. Hindi mo kita-kita ang lahat. Amen? Kinabukasan mo, hindi mo nakikita. Pero kitang-kita ng Panginoon lahat. Amen? Kaya huwag kang mabahala. Hindi mo man naintindihan ang sitwasyon mo ngayon. Patuloy kang sumunod sa Kanya. Patuloy mong pakinggan ang Kanyang mga salita. Dahil may kaparaanan ang Diyos. Iba sa kaparaanan ng tao. Iba sa kaparaanan natin. Amen? Kaya kapag hindi mo naintindihan ang lahat, tumawag ka sa Kanya. Amen? Because His thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. My ways are far beyond anything you could imagine. Malawak ang kaisipan ng Diyos. Hindi natin abot ang Kanyang kaisipan. Amen? Nababasa mo ba ang kaisipan ng kaptabi mo? Hindi. Pero ang Diyos, alam niya ang laman ng bawat isipan ng narito ngayon. Alam niya ang bawat isipan ng lahat ng tao. Alam niya ang bawat isipan maging ang kaaway. Kaya siya ang may control sa bawat isipan. Amen? Kaya huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Hindi mo man naintindihan ng lahat. Amen? Iba ang kaparaanan ng Diyos. Iba yung Kanyang kaisipan. Kaya mapanatag ka, kapatid. Amen? Iba kapag ang Diyos ay gumawa. Tiyak ang iyong katagumpayan. Tiyak ang iyong seguridad. Tiyak ang iyong protection. Amen? Sabi niya, for just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Amen? Kung paanong napapanatili niyang nasa kaayusan ang mundong ito, na kahit pandemic, kahit crisis, kahit may virus, napapanatili niyang maayos ang mundong ito. Because He is the one who sustain it. He is the one who controls it. Amen? Kaya kahit hindi mo naintindihan ng lahat, sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Iba ang kaparaanan niya sa kaparaanan natin. Amen? May kaparaanan siya na hindi natin alam. Amen? Na may kaparaanan siya na hindi natin magagawa. Dahil sa Kanya, ang imposible ay posible. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko nga kanina, walang nakakahadlang sa Diyos. Amen? Walang sino man na makapagpipigil sa Kanya kapag nais gawin ng Panginoon. Amen? Kaya makampanti ka, mapanatag ka sa buhay. Amen? Kahit hindi mo naintindihan ng lahat. Amen? Sumunod ka sa Kanya. Makinig ka sa tinig sa salita ng Panginoon. Amen? Ano pa po? Hallelujah. Ano pa? Siguro first point lang tayo ngayon. Yan. Kung ikay napapagod na sa buhay. Sino bang napapagod sa buhay dito? Yan. Kung ikay napapagod na sa buhay, huwag mong hanapin sa kanlungan ng iba. Amen? Saan ka magpakanlong? Sa presensya ng Panginoon. Call unto Him. Yan. Kapag naghahanap ka ng kapahingahan sa buhay dahil pagod ka na sa lahat ng mga suliranin problema, pagsubok sa buhay, sa presensya ng Diyos ka lumapit, tumawag. Dahil sabi sa Kanyang salita, Jesus said,
He said this word, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Lumapit ka sa kanya. Ikaw na nabibigatan. Ikaw na lubhang nabibigatan na sa buhay. Sobrang bigat na at pagod na sa buhay. Lumapit ka sa kanya because He will give you rest. Amen? Take my yoke upon you because sabi niya, let me teach you because I am humble and gentle at heart and you will find rest for your souls. Amen? Sa Diyos, makakahanap ka ng kapahingahan sa buhay. Amen? Huwag mo hanapin sa anumang bagay sa mundong ito ang kapayapaan at kapanatagan at kapahingahan. Dahil hindi mo matatagpuan iyan, kapatid. May pera ka man, nangangamba ka, baka nakawin ng iba. Amen? May kapangyarihan ka, pero limitado ito. Amen? May kakayahan ka, pero limitado ito. Amen? Sa Diyos mo hanapin yung kapayapaan na yan. Dahil sa Diyos may kapanatagan. Sa Diyos may kapayapaan. Sabi niya, lumapit ka sa Kanya kapag ikay lubos ng nabibigatan at nahihirapan sa buhay. Dahil bibigyan ka niya ng kapahingahan. Amen? He will give you rest. Not rest physically, but rest in all aspects of your life. Amen? So come unto Him. Listen to His word. Obey His word. Amen. Ano pa, Kuya Jello? Marami pa ba yan? Sabi niya, we need to hear to God's word when we are in need. Kapag nangangailangan ka, whatever your needs right now, ano ba yung pangangailangan mo ngayon? Ang Diyos may katugunan. Ang Diyos may katugunan. Whatever your needs right now, may katugunan ng Diyos. Call unto Him. Because sabi sa kanyang salita, and this same God who takes care of me will supply all your needs. Will supply all your needs. Amen? From His glorious riches. Sabi ko nga noong nakaraan, hindi ayon sa bulsa ng pera mo. Hindi ayon sa kakayanan mo. Hindi ayon sa talento na mayroon ka. Kundi ayon sa kayamanan ng mayroon ang Diyos doon sa kanyang kaharian na ibinigay niya sa atin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kapag nangangailangan ka, ano man yung pangangailangan mo ngayon, kapatid, hindi ko alam. Pero alam yan ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya dahil katatagpuin niya ano mang pangangailangan yan. Amen? Kung yan may kalakasan, kung yan may kapahingahan, kung yan man ay mga bagay na pangangailangan mo, God can provide. Dahil Siya ay Diyos na mayaman. Amen. Sabi nga doon, sa Kanyang salita, kaya Niyang gamitin kahit kaaway mo para dalhan ka Niya ng makakain mo. Amen. Para bigyan ka Niya ng makakain mo. Amen. Kaya huwag kang mangamba. Amen. Ano mang pangangailangan mo sa buhay, kayang-kayang suplayan ng Panginoon. Amen. Lumapit ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya. Pakinggan mo ang Kanyang salita at sundin ito. Amen. Sige, ano pa po? Yan. Kapag naramdaman mo naman na ang Diyos ay malayong malayo sa iyo. Lord, pinabayaan mo na ba ako? Pinabayaan mo na ba ako, Lord? Nag-iisa na lang ba ako sa buhay na ito? Just call unto the Lord. Just call unto the Lord. Amen. Because sabi niya, saan ka man mapunta, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa iyo. Sabi niya, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. If wherever we are, God's presence is there. Amen. God's presence is there. If I ride the wings of the morning, if I dwell in the farthest oceans, even there, your hand will guide me and your strength
will support me. Amen? Hallelujah. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Kaya alam ng Panginoon lahat. I can't even count them. They outnumber the grains of the sand. And when I wake up, you are still with me. Amen? Wala na. Wala. Saan tayo mapunta? Nandun ang Panginoon. Hindi tayo makakatago. Hindi tayo makakalayo dahil nandun ang kamay ng Diyos. Gumagabay, umaabot sa atin. Amen? Nandyan siya, gumagabay sa atin. Nag-iingat sa atin. Sige, another pa. Yan. Kung ikay nagdurusa ngayon, naghihirap, tawag sa Diyos. May tugon siya. Amen? Sige, ilabas mo na. Sige, sabi niya. Yan. Sabi niya, yet what we suffer right now is nothing compared to the glory will reveal to us later. Amen? Ano mga pagdurusa na kinakaharap mo ngayon, wala yang maikukumpara sa kaluwalatihang naghihintay sa iyo, kapatid, sa presensya ng Panginoon. Kaya ngayon, anong gagawin natin? Tumawag sa Panginoon. Makinig sa kanyang salita. Sundin siya. Amen. Dahil sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, may katugunan siya sa lahat ng sitwasyon at panahon ng iyong buhay, kapatid. Amen. Sige pa, ano pa? Dali. Bilis. When you feel that no one is in your side, nang akala mo nag-iisa ka, hindi. Nandun ang kanyang salita. Panghawakan mo. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Amen? God is on your side. He is the one who will fight for you. Kapag akala mong nag-iisa ka na, kapag akala mong wala ka ng kakampi, kapag akala mong wala ka ng kasama, no! Hindi yan totoo! Because the word of the Lord says, pakinggan mo siya. He is your lifeline. Amen? If God is for us, who can be against us? Amen? Sino makakagapi sa mga anak ng Diyos kung ang Diyos ang siyang nakikipaglaban sa atin? Amen? Sinabi doon kanina ng worship leader, isang sigaw mo lang ng papurit, pasasalamat ng Panginoon. Ang muog ng kaaway ay winawasak na. Ang lugar ng kaaway ay sinisira na. Ang plano at binabalak ng kaaway ay dinudurog na ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Makinig ka sa tinig ng Panginoon. Amen? Makinig ka sa tinig ng Panginoon. Because He is there. Kakampi mo siya. Siya ang lalaban para sa atin. Siya ang lalaban para sa iyo. Virus man yan, bago pa yan makalapit sa iyo, trample down na yan ng kapangyarihan ng Panginoon. Winawasak na yan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tumawag ka sa Kanya, kapatid. Lumapit sa Kanya. Makinig ka sa Kanya. Amen. Amen. Sundin ang Kanyang salita. Sige, marami pa po yan. Pero hanggang dito na lang muna tayo. Amen. Tayo tumayong lahat. Hallelujah. Alam niyo po, marami pa po yan. Hindi pa po yan maubos. Marami pa po yan. Marami pa po. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, lahat ng sitwasyon mo, lahat ng panahon sa buhay mo, noon, ngayon, at maging sa hinaharap, alam ng Diyos, kasama mo siya, at hindi lingid yan sa Kanya. Nariyan siya. Sinabi niyang Kanyang salita, kasama mo siya. Siya ang makikipaglaban sa iyo. Siya ang magtatanggol sa iyo. Siya ang magpo-protect sa iyo. Kaya huwag kang mapanghinaan ng loob. Amen. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Lakasan mo. Lakasan mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Pakinggan mo ang iyong tinig. At huwag mong hayaang maputol ang pakikinig mo ng iyong salita. Huwag mong hayaan maputol ang lifeline na iyan sa buhay mo. Sikapin mo, kapatid, every time na pinapangaral ang salita ng Diyos, naroon ka.
Every time na sinasambit ang salita ng Panginoon, naroon ka, nakikinig ka. Huwag mong hayaan maputol ito. Huwag mong hayaan masira ang lifeline na ito. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po. Tayo ang mawit sa awiting ito. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy natin na panghawakan yung bawat salita na ating napakinggan mula sa Panginoon. Nasa kadiliman ka man ngayon, yung salita ng Panginoon, yung liwanag natin. Amen. Kaya hindi tayo maliligaw. Tayo gagabayan ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. So, pagkalito at kabuluhan, sagot mo ay salita mo ay
nanulong ko doon, ang salita mo ay buhay. Would you comfort us, Panginoon, kaya pangahawakan namin ang bawat salita mo. Yung pananampalatayanan natin yung bawat pangako mo. Dahil yan ay tapat at totoo, lumipas man, pangil masira man, ang mga bagay sa mundo, Lord, mananatili ang mga salita mo. Lord, iklara namin ngayon, Panginoon, ang pangahawakan namin ang mga salita mo. So, paawitin mo yan sa Panginoon. Trouble yung buhay ko. Sinabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ililigtas mo ako ngayon, patuloy kitang paglilingkuran. Sinabi ko yan sa Panginoon. Nung mawasak na ang buhay ko, sinabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung ililigtas mo ako, patuloy kitang paglilingkuran. Kaya kapatid, narito ako. Kasi isa ako na niligtas ng Panginoon. Nung pasiraan at pawasak ang buhay ko, niligtas ako ng Panginoon. Kaya patuloy akong maglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya kapatid, ano bang ginawa ng Panginoon sa'yo? Niligtas ka niya, binigyan ka niya ng buhay, patuloy mo siyang paglingkuran. Patuloy mo siyang pakinggan. Huwag mo siyang ibaliwala sa buhay mo. Dahil ako po, nagsasabi, dito na ako mamamatay sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil noong napanahon, na hindi ko na alam ang gagawin, mawawasak na ang buhay ko, masisira na. Pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung maliligtas mo ako, patuloy kitang paglilingkuran. And God did not fail me. God saved me. And God rescued me. Amen? That is why, listen to His word. Obey His word. Do not allow that lifeline will be broken. Do not allow that lifeline to be destroyed. Because God is our refuge, a very present help in every troubles. In Jesus' name, hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat. Salamat sa umagang ito, sa pagtagpo mo sa bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. Dalangin ko, Panginoon, ingatan mo ang bawat salita na aming naririnig sa umagang ito.
Ingatan mo at pagpalain mo ang bawat salita na papakinggan namin sa umagang ito, Lord God. Salamat muli, Ama. Patuloy mo pagpalain, patuloy mong ingatan laban sa gawa ng kaaway, laban sa mga viruses, laban sa gawa ng tao, ang lahat mong mga anak na narito, maging sa online na ba, in the mighty name of Jesus, dalangin ko ang iyong provision, ang iyong pagsupply sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito, O Diyos. Salamat sa pagtakbo mo sa kanila, in the mighty name of Jesus. Salamat sa lahat ng makaramdamang pinakaling mo, Ama. Salamat, Panginoon, sa kalakasang binigay mo sa bawat mga panghihina. Salamat sa pag-asa na binigay mo sa bawat isa, O Diyos. Kaya purihin ka sa umagang ito, sambahin ka sa iyo ang pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name we pray.